Hi guys! Welcome dito sa Rizan Tarot. Reading nito ay para sa pangkalahatan, para sa collective, na kung sino lamang yung makaka-resonate sa reading nito, guys. So, let's check your energy for today. Okay. Ay, mukhang may pinagdaanan kang karma. Nalampasan mo yung mga pagsubok sa buhay mo o yung mga dagok na nangyari sa buhay mo. Negative, no? Negative na mga nangyari sa buhay mo, which is dala ng karma yon, dala ng panghalit ng ibang tao, pwede din. Yung sa panabutahe ng iba. Pwedeng witchcraft, gawang, kumbaga ginawan ka ng ritual, or black magic, or kaya ay karma talaga, no? Na specific na karma from the universe, or from your past life, yung ganon. Now, your heart is healed. Mukhang na-leave na yun eh, no? Naiwan na, natanggal na yung negativities na yun sa buhay with the karma in reverse. And you're ready for a love, for a relationship. You are working hard para sa mga goals mo, sa ambitions mo. You are stable, no? Stable ka na, abundant, kalmado na yung isipan at puso mo, no? And mahaba-haba na yung pasensya mo, no? And you're a person na stable lang ang isipan mo, so mahaba-haba na yung pasensya mo. Kung dati maiksi yung pasensya mo kasi negative ngayon, no? Mga nangyayari sa buhay mo ngayon are positive na, pati yung isip mo ay abundant na, no? Na stable na, no? So, you attract abundance and stability in your life. Dahil hardworking ka din, and as well as love din, na-attract mo din yung love. You're ready for love, relationship, romance. More information about you. What? So we have here the Ace of Pentacles. You're attracting opportunities, new beginnings, na stable. It will bring long-term stability sa relationship, sa kaperahan. And new love is here na dala, or this is brought by the universe or by the spirits or angels to you. A new beginning na this is a love of your life na guided by the universe towards you to have a new beginning. Ano ba mga kalakip nito? And as well as nag-attract ka ng stability, opportunities to make a lot of money for your long-term stability when it comes sa kaperahan, sa finances, sa hanap buhay. Ayun, no? Okay. Ito yung the one na compatible kayong dalawa. May mga pagkakaiba sa inyong dalawa, pero compatible kayo. Magkasundo kayo. Match kayong dalawa ng person mo na to. You will feel that strong bond. Lalo na pagkasama mo tong person na to. Na yung mapuno yung puso mo ng pagmamahal. No? You will feel the love. No? Yung mahal ka, minamahal ka. No? Na yung may nagmamahal sa'yo,
ganun din yung person mo, maramdaman yung mahal mo siya. May nagmamahal sa kanya pag magkasama kayong dalawa. Or kahit na in a relationship kayong dalawa. Sa isa't isa. This is a love na spiritually guided. True love to guys with the Ace of Cups dito. Never ending love. Ito yung love na hindi natatapos. Hindi nag-fade. Hindi siya fake. Hindi siya fake. It's real. It's meant to be. Let's see kung ano yung energy ng person mo dito. Wow! Ay, uy. Your person is lucky. With a wheel of fortune. And always followed by luck with the wheel of fortune. And indication din dito na destiny mo to with the wheel of fortune. Ano man na sinisimula ng person mo dito ay nag-grow. Nagkakaroon ng expansion. Nag-expand. Kasi supported siya ng luck or fortune yung person mo. So may simulan tong person mo to. And it will expand. It will grow. Kasi nga supported by luck eh. Itong person mo. Sa lahat ng endeavors niya. Sa lahat ng mga sinisimulan niya. Sa lahat. Almost sa lahat. Lalo na sa finances. So let's see kung anong feelings ng person mo. Towards you. Feelings niya sa'yo ngayon. Okay. Ooh. Feelings niya is gusto niya ng new beginning with the Death card, Page of Cups, Page of Pentacles. So, that's why lumabas yung Ace of Cups. Ace of Pentacles, kasi nga, may offer pala from your person. New beginning, new beginnings. New beginning na offer na love offer. Parang nahihiya pa tong person mo. Pero, offer niya dito is for long term. It will grow. And possible pag nagsimula kayo ang person mo na to, possible past person mo tayo with the Death card in reverse. Na gusto niyang rebirth sa inyong dalawa. Na itong person mo, pag may sinimulan, di ba mag-expand, mag-grow. So, ito mabilis mag-grow to, mabilis mag-expand, mag-grow yung relationship niyo. Mabilis mag-lead into, alam niyo na, yung engagement, marriage, bumuo ka ng pamilya, for sure. So, let's see, lalo na seryoso itong person mo, guys. So, let's see, mukhang seryoso talaga yung person mo. Kung ano yung intention ng person mo sa'yo. Uy, to have a new beginning, you know. To have a new beginning, guys. And itong person mo ay curious. And rebirth talaga. May butterfly. Transformation. Rebirth. Magsimulang muli. So, it's your past person. That's clear here, no? Merong mga taong ayaw nila ng past na. New na. Kasi nasasaktan. Pero, meron ding mga tao na gusto ng past pa rin. Kasi, yung past, kilala mo na yun. Kilala mo na yung masama niyang ugali, no? Masama yung ugali niya ba? So, we have here the Page of Swords. Kasi pagka, di ba, pag bagong person, kilalanin mo pa ulit yun from the start. And then, parang hindi mo pa bet, no? Pag bagong person, hindi mo pa type, di ba? Pero pagka past person, kilala mo na yun, no? Kumbaga, hindi ka na nahihiya, no? And then, sino kayang nahiya sa past person nila? Kasi, karamihan, alam ko, parang wala nang nararamdamang hiya ng pag-past person. Hindi katulad ng pag-una na parang kilalanin mo pa. No? Parang, syempre, pag-una, parang wala ka pang feelings yan. Diba? Eh, pag nakilala mo na ng kilala yung tao, lalo pag nakasama mo na, diba? Ma-attach ka na emotionally. No? Yun. That's why matibay yung past. Matibay.
Patibay talaga yung pasto. So, with the page of swords, yung person mo dito, guys, ay nang-spy. So, it's your past person, nang-spy. Hindi kanya nililet go or kinakalimutan. Interesado pa rin itong person na to. And gusto niya ng rebirth. Another chance. Transformation. Magsimula kayo muli, no? New beginning. No? So, let's see kung ano yung feelings mo towards sa person na to ngayon. Uy! Ba't ganun? King of Swords. Wala kang tiwala sa person mo. Unemotional ka. Pero, gusto mo din ang new beginning. Yung gusto mong offer dito is Page of Pentacles na stable, no? Na hindi laro, no? Kasi ikaw gusto mo yung seryosong relationship. So, let's see kung ano yung mga next na mangyayari sa inyo ng person mo. Next na mangyayari. Mukhang kailangan ng hard work dito ng both, pareho kayong dalawa na mag-effort, no? Next na mangyayari. So, kailangan na pareho ay mag-effort to grow it. Kailangan naman person mo lang mag-effort, ikaw hindi, ay hindi balance, diba? Based lang to sa card, guys, ha? Hindi ko sinabing ganun din ako. Based lang to sa card, no? So, we have here the Knight of Pentacles. Yung offer ng person mo dito is stability. Long-term stability. Pero slow to eh. Slow mag-grow. Slow yung pagdating ng person mo. Yung pag-offer niya sa'yo. Padandahan. Padandahan. Yun. Yun yung mga next na mangyayari. So, huwag na muna natin kunin yung future outcome kasi para may bukas pa. So, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa akin channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button and sa ganun ma-notify kayo sa masunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga nakaresonate sa reading nito.